Binabati namin kayo mula dito sa lungsod ng San Juan para sa isa na namang maaksyong linggo sa pinakaunang liga para sa mga estudyanteng atleta ng Pilipinas. Ito po ang Season 92 ng NCAA Sampung Kulay, isang laban. Tatlong importanteng bakbakan sa ating torneo ang ating mapapanood starting off with this matchup sa pagitan ng Arellano University at ng LPU Pirates. Pagkatapos nun, mapapanood din natin ang San Beda College, ang host school ng Season 92, taking on the Jose Rizal University Heavy Bombers. At para sa ating pangatlo at huling laban ngayong Martes, it is the University of Perpetual Health System Delta Altas taking on the defending champions, Colegio de San Juan de Letran Knights. Ang lahat ng ito ay napapanood ng live sa SNA, sa SNA HD, Sky Cable Channel 166. You're also seen all over the world sa pamamagitan ng The Filipino Channel. By live streaming din po sa sports.abs-cbn.com. Ako po ang inyong lingkod, Anton Ross, reunited once again with my Bruce brother, Coach Hammer, Martin Antonio. Mainit na tanghali sa'yo ngayon, Anton. Napakagandang mga laro, playoff implications ngayong tanghaling ito. At hapon na ito, napakahabang araw ng basketball. At kung sino magwawagi, makakaalagwa papunta sa Final Four. Tatlong linggo na lang po ang natitira sa ating elimination round at makikita natin sa ating team standings kung gaano ka-importante ang bawat laban ngayong Martes para sa mga kupunan na in the running pa rin sa Final Four. Makikita natin, Anton, dikit-dikit ang ating team standings. Ang San Beda Red Lions, half a game ahead, the number 2 Arellano Chiefs na maglalaro ngayon with a 10-3 guard. Ang LPU Pirates naman nasa ikapitong pwesto with a 5-9 record. Pag na-sweep nila yung mga remaining games nila, which is 4 more games, meron pa silang posibilidad na maglaro sa playoffs para dyan sa Final Four spot kung magtatatalo yung mga teams na nasa taas. Matatandaan natin na sa dulo nitong ating eliminations, magbabakbakan pa yung mga top teams natin. So sa mga nagtatanong kung may chance pa ba na makapasok sa Final Four ang LPU, sinagot na po ni Coach Hammer, may chance pa pero kailangan nilang isweep ang kanilang remaining games for a chance at a playoff. Now, talking about the first round meeting sa pagitan ng Pirates at ng Chiefs, it was an intense one kung saan nagtagumpay ang Chiefs 81-76. Deonce Holtz had the best game for him this season, a 20-15 game for this guy from the City of Angels, Los Angeles, California. Tayong dalawa din ang nag-cover niya nito. Napakaganda nga ng inilaro ni Deonce Holtz, showing some more emotion and a sense of urgency dahil binibiro nga siya ng kanyang coach na si Coach Jerry Codinera na bawat taon dumadagdag lang ata ang timbang niya at hindi ang kanyang laro. Pero pinakitaan tayo ng mamang yun. Monster double-double, 20-15. Makikita natin perimeter scoring na mayani ang Arellano Chiefs, 32-15 at shot clock 9-2. Samantalang sa inside scoring naman, doon na may agpag ang Lyceum Pirates na pinangunahan ni Mike Zuzu na meron 24 points at 17 rebounds. Yun lang yun. Itong si Deonce Holtz, kailangan talaga ng Arellano University kung makakarating sila sa finals once again dito sa NCAA sapagkat sa kanilang huling laban kontra sa Perpetual, Deonce had a quiet outing, only going for 4 points and 3 rebounds. And we will talk about Arellano once more later on, pero pumunta muna tayo sa LPU side at pag-usapan ang kanilang point guard na si Ian Alban, who top scored in their last game kontra sa EAC, but it was the fourth straight loss ng Pirates this season. Napakaganda nga ng simula neto ni Tondo Thunder, Ian Alban. 11 puntos ng first half, 5 out of 6 sa field goals. Napakaganda ng simula niya, pero medyo bumaba nung bandang dulo ng laro. Di kita ng laban na yun. Medyo hinabol pa nila yung puntusan pero inapos ng EAC Generals yung laro na yun on a 22-11 run. Kaya naman sila namayani sa larong yun. Pero you can't discount the fact that a little bit under 26 minutes, Ian Alban produced 18 points and 6 boards. And ngayong season to, nagkaroon din siya ng sakit. May recover pa lang tong batang to at makikita natin kung makakatulong siya na maipanalo itong apat na nalalabing laro ng LPU Pirates. One of the problems for LPU sa kanilang laban kontra sa EAC was a slow start. Only 8 points in the first quarter. Slow start din ang naging problema ng Arellano University sa kanilang huling laban kontra sa Perpetual because they only scored 7 points in that first quarter. Mukhang season low ngayon para sa Arellano Chiefs yung panimulang yan. But again, it was a wire-to-wire win by the Perpetual Health System Delta. Sila ang namayani at lumamang mula simula hanggang pagtatapos. 76-62 yung final score niyon. Lone bright spot for the AU Chiefs, Kent Salado. The conductor really showed his mettle. 22 points, 9 out of 16 sa field goals. Tatlong 3-pointers ang binitawan ni Kent Salado. Dalawang rebounds, 4 assists.
isang steal, at ang pinaka-importanting stat, wala siyang turnover nung laro yun. Aasahan natin na magtitimon din siya ng paambon-ambon pag nilabas itong si Koy Giovanni Halalo, na kinikilala nga nating bus driver na nagtitimpla sa pagmamaniobra nitong Arellano Chiefs. Susubukan ng AU na makabalik sa win column after maputol ang kanilang 7-game winning streak sa kanilang huling laban kontra sa Perpetual. At Coach Hammer, dahil panibagong tingkod na naman ng NCAA basketball, bago rin ang ating question of the week. And to tell us what our question of the week is this week, let's go to our courtside reporter, Siege Tantengo. Hi, Siege! Hi, Anton! Hi, Coach Hammer! At hi sa players. Kaya our question of the day, sino ang NCAA dream team mo? Pili lang kayo ng 5 players, pwede from the Chiefs, pwede from the Pirates, pwede ba from any other NCAA team. Just tweet that with the hashtag NCAA Season 92. Sabihin niyo kung bakit. At mapapakita namin ang inyong mga tweets live on air during our game. Tag na rin kami kung meron kayong mga katanungan or if you just want to share your photos from this game. We'll see you online and with these guys, we'll see you at the game. Anton, Coach? Maraming salamat, Siege. At pangano namin ang inyong mga updates at interviews mamaya. When we come back here on SNA, magsisimula na po ang ating unang bakbakan ngayong Martes. It is LPU versus Arellano dito lang sa Season 92 ng NCAA. 10 kulay, isang laban. LPU Pirates! Point guard number 5, Ian Alban. The off guard number 12, Greco Magbuhos. Center number 10, Joseph Gambini. Forward number 6, Wilson Baltasar. And the power forward number 25, MJ Ayai. Head coach of the Pirates, Kovex Robinson. And now the starting 5 of the Arellano Chiefs. Forward number 7, Zach Nichols. Power forward number 17, Julius Gonzalez. Center number 26, Lervin Flores. The off guard number 18, Graniel Viloria. And the point guard number 6, Giovanni Halalon. Head coach of the Chiefs, Jerry Codiniera. The officials for game number 70. Starting lineups on your screens. Para sa LPU, we have Ian Alban, Greco Magbuhos, Wilson Baltasar, and Jesper Ayai. Joseph Gambini starting for the first time dito sa Season 92 ng NCAA. And on the other side, we have Giovanni Halalon, Craniel Viloria, Lervin Flores, Julius Gonzalez, and Zach Nichols, who is also starting for the first time dito sa Season 92 ng NCAA. What do you make of these adjustments? Nichols starting for the first time and Otep Gambini starting for the first time para sa LPU. Well, both coaches want to give their respective weapons a good start. Dahil bibigyan ka ng pagkakataon magsimula, ina-expect ng coaches mo na magde-deliver ka agad. Especially for Joseph Gambini, who had been battling injuries this past season. Makikita natin yun kung ano ang gagawin niya dun sa tiwalang ibinibigay sa kanya ni Coach Tobex Robinson. Anit na laro pa lang ang naitala ni Joseph Gambini dito sa Season 92 at nalusot at syagad itong si Lervin Flores. Oh, pero Anton, napansinin mo si Lervin Flores, hindi pa gaano pino yung mga galaw niya kahit nun sa pitch post action na yun. Pero may scoop shot nga niya yung layup na yun. Samantala, Wilson Baltasar, who is one of the most improved players dito sa Season 92, nakuha ang unang puntos para sa LPU. Oo, at nagkaroon din siya ng napakataas na kumpiyansa mula nung magandang kinilaro niya towards the tail end of last year's season. Nichols, binigay kay Flores, back-to-back baskets para kay Gong Flores. Oo, napakaganda nung simula na itong mama na to. Isang post move at isang short corner jumper para kay Lervin Flores. Reynald Viloria, tasked to be the defensive stopper
against the point guard of LPU, itong si Ian Alban. Unang field goal attempt ni Joseph Gavaini, sablay. Alalon, umikot. Alalon, binigay kay Viloria. Alalon gets it back. Alalon, umikot. Labing isang segundo, natitira sa shot clock. Nagpawala ng tres si Giovanni. Kapos, kadabis, wala. Lervin Flores na naman. Pinatrabaho talaga sa ilalim neto ni Lervin Flores. Yung mga puntos yun. Again, nakakuha siya ng isang offensive rebound and sinusubukan itong depensa ni Joseph Gabaini. Magbuhos. Umatake. Looking for Ian Alban on the other side but nowhere to be found was Ian. No, pero yung ano, deep penetration na yun. Ito, Anton, tingnan mo itong atake na to. Nichols, drop pass, yun pala yung short corner jump shot. Again, recognition eh. They're running similar plays eh. Dribble drive offense. Na yung big man sa ilalim, kailangan nakakashoot ng ganung baskets. Doon sa turnover ni Magbuhos, hinanap niya si Gabaini doon sa bagsak ng bola, pero hindi nakakuha. Alban, napulot ang rebound. This is one of our featured matchups. Alban kontra Halalon. Oh, box office yan. One of our lead guards. At ang ating Tondo Thunder. It's the Tondo Thunder versus Cagayan de Oro's best. Viloria, binigay kay Flores. Ball is back with Giovanni. So double high play ano, tingnan mo. Ang sa slide dito, si Lervin Flores, pop-up out sa taas ito si Julius Cadavis. Pero doon, dinalangan ito ni Daniel Viloria papunta sa ilalim, sa puso at sa puso ng depensa yung atake na yun. Daniel Viloria from Cantaon City, Negros Oriental. Last year, naglaro yan sa Team B. Ngayon, gusto tulungan ang kanyang kumpanan na makabalik sa finals. Flores Capos. They're really looking for Lervin Flores dun sa mga early seasons na yun. Binibigyan at binabagsak nila ng bola at nakakuha ng siguro mga lima o anim na tira na itong si Lervin Flores. And Flores, sabi ko nga, tinatrabaho lahat para sa kanyang kumpanan dito sa simula ng ating laro. Cadavis running the floor and scoring. What about Julius Cadavis, the unsung hero? Maganda ang nilalaro ngayong taon niyan. Kita mo kanina, nung simula ng game, nagbigay agad ng solid pick kay Magbuhos. Ngayon naman, makakakuha ng isang stop, tatakbo sa gitna, gashing the defense, early offense, basket para kay Julius Cadavis. Magbuhos, Kapos, tapi ka ng bola, mapupunta dito sa Arellano. Nichols, umatake. Zach Nichols in a tank mode today. Oo, kailangan na kailangan nila si Zach Nichols na mag-step up kung gusto nilang kuhanin yung liderato dito sa San Beda Red Lions. I actually asked Zach Nichols before this game, why did you guys start out so flat? Sabi niya, we were too relaxed. Oo, and speaking of relaxed and flat, yung bola medyo naipit ko sa ring ha, dahil sa lambot na. Nagbabalikan natin kung anong mangyayari ngayong napakagandang simula ng Arellano Chiefs, Anton. Arellano leads LPU 10-2. Magbabalik po ang NCAA Season 92 dito lang sa SND. At nagbabalik ang NCAA dito lang sa SND. Kung championship level of play ang pinag-uusapan natin, kanyang Arellano Chiefs. This game, he wants to see them avoid mga late game defensive lapses habang gusto niya mas mag-gel pa sila in terms of their offense. Sa panig naman ng LPU Pirates, sabi ni Coach Topex, their remaining games of NCAA Season 19 are a test of character. Hindi man sila makaabot sa Final Four, sabi niya, you need to treat every game like an investment. We will win a championship. It may not be this year, but we will be champions. Back to you, Anton and Coach Hammer. Thank you very much, Siege, for those updates and sharing with us your conversations with both coaches. But Martin, I have to ask you this. LPU, as we take a look at Coach Topex Robinson, started the season 5-5 before losing 4 straight. What happened to LPU? Merong malaking adjustment din na nangyari. Una, nadepensahan na rin sila. Nakahanap ng mga butas yung opensa ng kalaban at ini-reintegrate pa lang ulit nila itong si Otep Gabaini sa kanilang sistema. Malaking adjustment yan. Dahil ang tipo na players na si Otep Gabaini na yun, nakakuha siya ng offensive rebound, ang lakas niya talaga is pumoste. And nung nagpapapanalo itong LPU Pirates, tinatakbo nila fluidly yung triple drive offense at ang namamayanin nun ay si MJ Ayahay at itong si Wilson Baltazar. So even though you have a
player with the caliber of Joseph Gabaini, iba rin talaga yung chemistry sa isang koponan. Of course, iba kasi yung pag may tinatakbo ka ng sistema tapos may ini-integrate ka na pyesa. Diba? Maglalagay ka ng ibang facet sa laro mo. Meron kang post-up threat. Kasi si Mike Zuzu na ipinasok na ngayon para kay Joseph Gabaini. Ay, ano to eh? Glass cleaner to eh. Glass cleaner. Ang ginagawa niyan, kukuha ng offensive rebound. Hindi yan kumukuha gaano ng one-on-one. Lahat niyan, offensive rebound and putback. Si Otep Gabaini needs the ball on his hands to create the shot. Gabaini, hindi pa nagpapahinga dito. So first quarter, Halalon with a steal. Giovanni Halalon, the number one man pagdating sa steals dito sa NCAA is able to get one and score. Oh, unquestioned leader ng Arellano Chiefs. At you could even say that he is the best point guard in college basketball right now. Di pa nagsisimula ang season. Yun ang usap-usapan na numero uno point guard sa kasalukuyan dito sa collegiate division. Oh, and even na si Giovanni. And having that experience with Gilas 5.0, with Coach Ryan Padilla, with Coach Josh Reyes, that he has been trained to really be that alpha dog eh, pagdating sa kanyang koponan. Donald Gumaru. Off the glass, Kapos. Rebound, Zuzu. Marot, tinatakbo nga nila yung early blur screen na yun. Anton, ha? Yan yung kagandahan na meron kang Mike Zuzu sa team. Eh. He reads the floor well and he gets those rebounds. Eh. And this is a huge front line right here. Yeah. Zuzu, Gabaini, and Baltazar. Oh, and ito, isa sa mga matchups na gusto ko makita is ito si John C. Holtz and si Mike Zuzu. Kasi the last time they played, Holtz really gave his best. Eh. And we really want him to flourish under the system ni Coach Jerry Codinera. Especially, he is playing that 4 spot instead of being the 5. Deion C. Holtz has only had 2 double-double performances dito sa NCAA Season 92. And one of them was his best game of the season last August 2 kontra nga dito sa LPU. Oo, eh, piniro ko nga. Eh. Sabi ko, kukunin ko na siya sa team ko pag hindi pa siya naglaro ng maayos. Oh, ito na. Ayan na, pinasok na. Sabi ko sa kanya, paglalaroin na lang kita ng American football eh. Hindi na kita maglalaroin naman. But again, I was able to talk to him this before the game and he said that he is ready for this game. And the challenge of Mike Zuzu is really ibang klase daw pagdating sa kanya eh. Pero hindi siya nagtagalog ah. Well, going back to his football background, he told me he is a wide receiver and a linebacker. He looks the part of being a linebacker, but being a wide receiver, I bet he has good hands kasi ang ganda nito tumire. Zuzu showing us the touch from the free throw line. Alan Enriquez, papasok sa unang pagkakataon dito sa bakbakan na to. Expect a much quicker Arellano University now with Beyonce at the 5 and Enriquez at the 4. Halalon launches one from way out, in and out. Rebound Ayaay. Ito rin si Allen Enriquez, paambun-ambun lang ang gamit ni Coach Jerry Codinero with the improvement of Julius Cadavis talaga eh. Magandang improvement. Mabang ito. Pero ito, isa sa mga prize finds si Coach Topex Robinson kung si Raymar Kaduyak. Last year, nasa training camp nila yan, nabigyan ng pagkakataon yun. Naging all-star pa. Edgar Marata, Kapos. Rebound Enriquez. Gumaru, Rumarachada. That's a foul on Jesper Ayay. Ano, kung ako yung coach, mapapasabi ako ng budget, good shot eh. Dun sa atake ni Donald Gumaro dahil mag-isa lang siya. 1-on-3, buti lang nakakuha siya ng foul. And when we come back, Gumaro will take 2 dito sa Season 92 ng NCAA sa S&A. Hardcore Marata. Madiin eh. Madiin talaga yung dating eh. But again, coming off the bench, giving them 9 points in under 22 minutes, 4 boards, malaki dyan yung 4 assists in 1 series. And napapahaba niya yung rotation eh. Again, between him and Ian Alban, that's 27 points off your perimeter, guys. Inaantay na lang nung pumutok tong si Otep Gabaini eh. Pagka nagdagdag pa siya dyan, kahit 10 points, 12 points, malaking bagay para sa mga bataan eh. Ito ni Coach Topex Robinson. Itong si Pipoy Marata,
dalawang taon din niya naglaro sa UST bago lumipat dito sa LPU. Oh, and speaking of point guards, yung isa sa mga pinakamalalapit kong kaibigan, former San Beneret Lion point guard, Chico Tirona, nanonood at birthday ng aking kumare ni Ate Ann tomorrow. Oh, happy birthday. Happy birthday, Ann. Naalala ko tuloy yung mga pasa ni Chico Tirona kay Sudan Daniel. Yung mga pasa ni Chico, pag hindi mo nasalo, mapapatakbo kayo ni Coach Nash at ni Coach Koy. Medyo fancy pumasa yan eh. Oh! A reverse layup right there. Great. We were just talking about him earlier. Hardcore Marata. Oh, ang ganda rin ng early pass na yun ng MJI. Again, using the rim to protect his shot. Hindi mo naman dinukot pa sa kaliwa yun. Kinalukay pa eh. And ito rin si Pipoy Marata is a testament, just like how Ann Gupico recovered from his her knee injury. Itong si Edgar Marata also recovered from his ACL injury. And it's nice to see athletes really recovering from those career-testing injuries na magbabalik sila to your peak performance. Talagang na sinusubaybayan pa ng shaking his feeling. Dati pa ako nanonood noon, 2010 pa. Mas matagal na. May isa pa ako sinusubaybayan, beach volleyball. Oh, yan. BVR. Oo, kasi natunog ka. Alam ko, may iba pa eh. Ah, yan, yan, yan. 13-11, Arellano needs LPU. Ayaay with a fake, ayaay with a shot. Rebound Salado. That's a foul on Pipoy Marata. Anong pansinin mo, medyo maliit yung ginagamit lagi na line ng coach to Pex Robinson because he really wants to use that speed. Eh. Diba, speed kills. Gusto niyang atakihin ang atakihin on the early. And Mike Suzu is also a natural small forward. O nga pala, batiin rin natin ang UP courtside reporter na si Ninia Alvia. Nanunood ngayon. Hi, Ninia. UP fine. but yeah, before she leaves for school now, she's asking us to say hello. Actually, she's saying hello from her and the Ateneo Grade School Department. Dami mo talagang kaibigan, partner? Iba ka talaga? Hindi, kasi nakasama ko sila sa the score. Mamaya naman, yung mga upfront girls ang mag-appear sa the score at sa live chat sa sports.abs-cbn.com. Oh, kaya pa nang halian ka namin kasama ngayon. Busiest man in the business. Gumaru. Umikot. Pinasa sa ilalim. Enriquez unable to convert on that under goal stab. Ayaay. That's a block on Deontay Holtz. Pero may foul na tinawag. Oh, ang natamaan sa braso. Power forward spot. He has the liberty to bring down the ball. Siya yung pinagdadala ng bola at nakaka-attack agad sila. Siya yung nagiging point of attack. Pinasok na rin si Ariel Aguilar. Anton, ha? One of the rotation guys nito ni Coach Jericho Dinera, a sophomore galing sa Immaculate Conception Academy. I just want to make a point about MJ Ayaay, Martin. The last time LPU won was August 18, yung game winner ni Ayaay contra sa Letran. That was a very big win for them. Nakadalawa na sila. Ikalawang paralo nila yun against the Knights. Mukhang gusto na nilang kunin ang muralye. And you would think that after that game, their confidence level would skyrocket. Definitely. But the opposite happened, Martin. Well, teams started to adjust eh. Adjustan sila, kinuha na, binigay na yung mga best defenders dito kay Ayaay dahil nakita nila na siya yung best shot creator nila. And speaking of shot creators, nakita natin ha, kapapasok Kent Salado, bumuslo agad ng 2 puntos dun sa nakaraang possession ng Arellano Chiefs. .1 yan ang oras na nalalabi dito sa first quarter. Salado, hinagi sa bola. And that will do it. For the first 10 minutes of play, no slow start for the Chiefs today, Martin. Oh, na paganda ang depensahan ngayong first quarter natin. At dumiin sa simula, bandang patapos ng quarter natin, nakaka-stop na itong LPU Pirates.
Nakikita natin ang mga highlights. Mainit ang naging simula ni Gong Flores, scoring the first couple of baskets para sa AU. At ito naman yung highlight play ni Pipoy Marata. What about the number one steals man in the NCAA, Giovanni Halalon, averaging 2.2 steals per contest? At ito naman si Kintoy Salado getting on the board as well. Merong apat na puntos dito sa bakbak na to. Arellano, 17. LPU, 11 sa dulo ng unang yugto dito sa ating unang bakbakan ngayong Martes sa NCAA Season 92.